Afternoon. May gagawin tayo yung ating sound na may pangalan na siya Lixing. Lixing LX 1027. Wala siyang power. Kaya wala siyang power. Tignan natin yung kanyang supply. Mag line to line tayo. Check natin yung kanyang transformer sa ating plug. Ayun. Pataob natin. Ayun, napataob na natin. Lagay natin sa extend para hindi nilalagay ko siya lagi sa extend ang aking ohmmeter range pag nag-check ako ng power transformer, dahil minsan kung sa ilagay mo sa X1 at buhay yung ating good yung ating buo yung ating transformer, meron siyang kuryente na na-charge ng ating transformer, tsaka daling maubos yung ating baterya sa ating ohmmeter. Yeah, ito power. Kung iyong makikita, ayan, hindi siya makita. Okay, sige, lapit natin. Ayan. Lapit natin, baba natin. Kita ba? Hindi. Masilaw. Ayan, masilaw. Hindi siya makita. Gamit na lang tayo ng ating digital na tester. Dahil nga sa hindi natin siya makita, dito tayo sa may numero. Yan. Ano natin. Yan, lagay natin sa diode mode. Yan. Yan. Meron siyang 24 ohms. Ayun, wala. Ito meron. Ibig sabihin, buo yung ating transformer. Kaya tara, samahan niyo ako at buksan natin. Diyan lang kayo at ako ay magbubukas. Gamit itong ating wireless na dryer. Yan. Buksan natin. Tignan natin sa loob. Wala daw power. Tsaka sira pa yung kanyang audio video input. Yan, tignan natin. Pinutol na yung yung isang linya ng speaker. At yun, pinagsabay doon sa kabila. Push ko muna, ha. Tingnan natin kung iyong makikita. Yun, yung iwan ko kung may technician na gumawa na. Tsaka ito, tanggal pa yung sa antena natin. Sa antena niya. Tsaka yung pero yan, pinagsama nila sa isang speaker out sa mula sa amplifier, mula sa isang speaker na paralel na. Kaya tignan natin bakit pinaralel, ano kayang dahilan kung bakit pinaralel, nakaparalel na ito. Okay,
Pause muna tayo at iayusin ko yung aking kamera dahil nahihirapan akong gumawa pag isang kamay lang kasi hindi ako sanay. So, itong kanyang supply, meron siyang ano, ayan. Yan ang kanyang supply, 30-030, 9V 0. At ano pa yung isa, hindi magkita, nagbablard. Okay lang, hindi naman malaga yun. Sige, push muna. A few moments later. Okay, mag-check tayo ngayon ng kanyang, check natin yung kanyang supply, kung meron bang supply sa ating dalawang main filter capacitor. Ayan, tignan natin siya, lagay natin sa DC range. Tapos check natin yung lagay natin sa common saka sa positive kung meron siyang supply. O, meron siyang 40 na positive at saka meron siyang 40 na negative. Tapos tignan natin yung kanyang biasing. Kung anong problema, may 0.5, 0.56 sa kabila, 0.58 din sa kabila, 0.3 meron naman sa kabila, meron naman. Bakit nakaparalel? Tignan natin bakit nga nakaparalel siya, pinaralel nila. Tignan natin kung ano yun, gumagana naman. Tignan natin kung may offset or may DC out siya. Tignan mo ayan kung makikita ba. Ayan, malaw. So tignan natin kung may DC, lagay natin sa DC 50 kung meron ba DC out. Bakit na sinabay dito? Tignan natin kung meron. Naman. Okay. So, sa kabila, yung pinutol na isa. Alin. Kaya pala, yung sa kabila, mayroong DC out. So, naninira ng speaker yata. Siguro. Ayan. Tingnan natin. Ayun. Battery. Okay. Bakit? O bakit siya? Dito meron, dito wala. Ibig sabihin, naputol yung linya. Ayan. Tingnan natin bakit siya naputol. Bago natin bago tayo gumamit ng ohmmeter, check muna natin kung merong naka-charge na supply sa ating, tignan nyo kung meron. Hindi, wala na. So, wala. Discharge na. Yan. So, check natin dito sa ating buzzer natin. Wala siya. Kabila. Wala rin. Okay. Bakit wala? Ayan.
Wala. Wala. So, ibig sabihin, dito ako nag-test, ayun. Diba? Wala. Pag dito ako, meron. Ibig sabihin, ang putol ng dito. Ayan, nandito putol. Ganun mag-check. Ayan. Tingnan natin kung may putol ba. So, tanggalin natin yung hinang para makita natin ang katotohanan. Katotohanan, may putol ba o wala? Ayan. Tingnan natin ngayon kung nagsasabi ng totoo yung ating ayan. So, hindi naman ito. Ah, okay. Ano na pala? Double-sided na. Magkaiba ito na ano ah. Double-sided na siya. Kaapos ko muna. Titignan ko. One eternity later. Tingnan nyo yan mga palalabs. Ang unit na ito ay kakapasok lang kanina at ito isang bus, power bus. Yung mga Ace, Lixing, ganyan na power bus. Kaya pala may nakikita akong mga tubing-tubing. May mga butas na may tubo. Dahil nga kakaiba na ito ngayon ko lang. Unang pagkakataon na makita ko ang ganitong model or ganitong klaseng unit na double-sided na siya. So, medyo mahirap ito gawin. Saka, ano, mas mahirap ito gawin kaysa dati. Okay? Sandali lang. Balik tayo. Pasensya na at merong dumating. Kakaiba ito mga ka-technician, mga kakulikot, mga kakalikot. Okay? Iba ito. Ngayon ko lang ito nakita sa dinami-dami ko nang nagawa nito. Iba na ito ngayon, no? Ginawa na nilang double-sided, surface mounted na yung mga parts. Yan, oh, kung inyo makikita kahit malabo siya. Pero, ayan, oh. Yung THT dyan, yung malalaking kapasitor at malalaking resistor na lang. Tsaka yung mayroon pa rin maliliit na mga transistor. Ilan lang naman. Tsaka yung power output niya na transistor. Yun na lang yun ang tinatawag na SMD. Oh, SMD. THT pala. Sorry. THT. So, test natin kung kanina tinest ko siya sa taas, walang connection. Dito tayo sa ano, sa ano pala, sa taas, kanina sa baba, wala siyang connection. Kaya siya nag-DC out. Pambihira. Mapapalaban talaga ako nito. Sandali. Pati yung paghawa ko ng aking cellphone, parang mali na yata. Pero, iwan ko ba? Parang nagulat ako. Iba na yung design nila, oh. Binago na. Ginawa ng SMD. Talagang pinapahirapan yung mga technician nito. At saka, parang may nakikita akong, ano, yun, oh. Parang may sunog. Okay. Titesting ko muna dahil mahirap to, maliit eh. Sandali lang ah. Okay, ito tanggalin na natin tong ano, ang apat na power para maiwala yung ating heatsink tsaka yung ating mainboard. Dahil nga sa ito ay double-sided na, so kailangan kong tanggalin dahil hindi ko makita at hindi ko maayos. Dahil mayroon sunog doon na SMD resistor na malaki. Yung numero niya is R250, ibig sabihin 0.25 yon. So tanggalin ko muna ito.
Sa palitan na makinig kayo. Ayan na ang aking gagawin. Tanggalin ng power transistor. Apat sila lahat. Bakit kaya may sunog? Nasunog ang transistor dahil sasira. Palitan na natin. Hanapin ang sira. Aray nako, natalsikan pa ako. Eh, mahirap ito dahil nga sabi ko ay double-sided. So, kailangan natin ang isang malakas humigop pero hindi addict. Oh, wow! Naman! Hindi nagda-drugs. Ayan. Kasi sa akin, bawal ang drugs, ang pinagbabawal na gamot. Ayan. Pag malakas kasi, nag-isahan lang. Ayan. Ayan. Labis kong dinamdam. Sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig ko sa'yo, ang aking buhay ay lagi nang masaya. Buhat ng tayo ay pinag-isa. Buha man ako ng dati sa'yo, di ko magagawa. Magalit ng totoo pagkat ikaw lamang ang tanging mahal ko. Okay. Kasi ginawa ko ito na ipakita kung paano ako gumawa, paano ako magtanggal ng hinang, dahil mukha yatang hindi pa nila masyado nakikita yung aking mabilis na mga kamay sa pagtanggal ng hinang. Okay? So, ito ay akin lang ipinakita kung paano ako gumawa. Paano ako magtanggal ng hinang. Ayan. At paano ako mag-troubleshoot. Kasi sa ilang video ko, wala kayong nakita na naghinang, or sabi ko nga hindi ko na lang ipinakita dahil marami naman ang magaling doon. Pero ayan ito, tanggal na. O, diba? Ayan, oh. Ayan. Ito, meron ditong resistor na fusible, yung naka kabit sa ating power output. Tanggalin ko nga siya kung
talagang putol nga siya. Stir natin. Yun. Yan. Yan, nakabasher din. Yan, isa. Wala. Ito. Meron. Hindi makikita, hindi pala makita, no? Okay, lapit natin. Saka adjust natin at konti. Ayan. Ayun. Kahit malayo, pagtsagaan nyo na. Basta yung tinitest ko dito, yung resistor na R250. Ayan, wala siya. Yung isa, meron. Yung isa, meron. Sa kabila. At saka dito. So, good itong, ano, good itong kabilang channel. Itong channel lang na ito, yung may sira. Markahan natin para hindi ako malito. Ayan. Ang channel na yan, yung titirahin natin. Hanapin natin bakit may sunog. So, dito, sa ating, ayan, check natin yung transistor. Lagyan natin ulit ng marka para yung makita. Ito, yan, ito na channel. Yan yung may sirang resistor. So, panoorin nyo kung paano ko mag-check ng ating transistor. Ilagay natin sa ilagay ko siya sa diode mode. Ito, diode mode. Ayan. Pindutin natin, diode mode. Ayan. Diode mode yan, ha. Tingnan nyo. Yung number ng transistor na ito, oh, ito pa. Meron pa ako magic. Kung inyong makikita, kung pagmasdan nyo, kung yung numero, makita nyo. Ito, meron akong magic. Makita nyo ito. Ayan, yung gagamitin ko ng magic. Tignan nyo ngayon yung number na hindi nyo makita. Ito lang ang paraan ko na natiknik dati. Ayan, kita nyo? Ayan o, lumabas ang number na hindi nyo makikita. Ito o, ayan. Kaya huwag kayong mawawala ng lighter fluid, ha. Yun lang aking maibahagi sa inyo na meron akong tiknik na yung hindi nyo makita na number, ayan, magic yan. Hindi yan magic, totoo yan. Ayan, kung makikita nyo, lapit pa natin kunti para makikita nyo. Ayan o, hindi nyo masyado makita yung number. Ayan, diba? Ito, aninag muna. Ayan, wala. Ayan o, hindi yan magic, ha. Lagyan ko ng lighter fluid na kunti lang. Ayan o. Ayan. Pusa yan. Lalabas ang number. O, diba? Oh my God! Wow! Hindi yan magic. Okay? So, sana yung ipinakita ko na ito na akala ng iba magic. Hindi yan magic. Totoo yan. Na pag hindi mo makikita yung number, dahil nga sa mga iba-iba mga solusyon, chemicals na ginagamit sa panlinis, spray o ano pa. Pag nilagyan mo yan ng lighter fluid, oh, tignan nyo. Ayan, hindi yan magic. Ayan. Okay? Sana makatulong. Oh, ulitin ko, ah. Lagyan natin ang hugasan natin ng lighter ng thinner. Ayan. Lagyan ko siya ngayon ng thinner. Ayan o. Oh, dalawa. Sa gitna, ah. Yung sa gitna, lagyan natin ng thinner. Ayan o. Oh. Nilagyan ko siya ngayon ng thinner. Kung titignan nyo, dahil nalagyan ko siya ng thinner, ayan o. Oh. Yung nalagyan ko na ng lighter fluid, ayan, may number siya. Yung nalagyan ko ng thinner, wala. Hindi mo siya masyado makikita. Ngayon, ito. Hindi yan magic. Lagyan natin ng lighter fluid. Ayan. Tapos, pagtuyo, titignan nyo, pagmasdan nyo ng muti,
Walang magic yan. Ayan. Tignan nyo. Ayan o. Walang magic yan. Tignan nyo mabuti. Ayan. Yung nahihirapan dyan ng mga kasama ko sa electronics. Nahihirapan kayong makita ang numero. Dahil malabo. Kasi marami ako sinusundan ng mga vlogger sa mga videos na nahihirapan dahil malabo yung numero, hindi makita dahil nga sa umitim. Kaya lagyan natin ng lighter fluid. Okay? So mahaba na dahil lang dito sa magic. Okay? Post ko muna. Okay. Check muna natin gamit ang ating digital. Digital muna yung gagamitin ko. Practice lang to. Magpa-practice na ako paggamit ng digital kung paano i-check yung mga power output transistor natin. Gamit ito. Ayan. Ito IC5198. Ayan. Ito yung number 1. Ayan. Ayan. Okay. Lahat na may reading. Ayan. So, sira. Yung isa, A. Ayan. Good. Balik sa gitna. Wala. Good. Ayan. Good siya. Ito, wala, wala, wala. Ito, good. Ito, pagbaliktad, wala. Ito, ayan, wala, balik ta rin. Ayan, ayan, good. Tapos ito, ito, wala. Okay, ang isa pang paraan, kalabitin, kalabitin, kalabitin natin. Ayan, pag ganyan, lagay natin, yung range natin, lagay natin sa extend. O, extend sa ohmmeter. Ayan. Naka-ohmmeter tayo ngayon. Paano malalaman kung gumagana o hindi? Ayan o. Ayan, kita ba? Kita. Kita, siyempre. Ayan o. Pag ginanyan, ayan. Yung collector, collector tsaka emitter. Ayan o. Ay, nako. Ayan. Wala. Ayan o. Collector, collector, tsaka emitter. Ayan. Ayan. Kita nyo? Good yan. Dito, collector sa emitter. Wala. Pag ginalaw yung base tsaka collector, idikit ng aking kamay para nyo makita. Ito siya. Ganyan. Ayan. Ayan, oh. Tignan nyo mabuti. Ayan. Ayan, oh. Wala. So, dahil A ito. Ayan. Dito tayo. Sa gitna. Ayan. Wala, no? Diba? Dito tayo. Ayan. Ayan. Nag-switch. Ito naman. Baliktad ito. Dito naman. Kung PNP, balikta rin lang. Kung NPN, balikta rin lang. Ayan, no? Ayan. Tingnan nyo, makita nyo. Hindi magic. Kung di... Ayan o. Kita ba? Ayan. Collector to emitter. Kalabitin ang base to collector. Ayan. Good. Tapos, ulit. Ayan. Good. May reading. Baliktarin natin ha. Kung mag-reading siya. Ayan o. Ayan. Binaliktad ko siya. Kalabitin natin ang emitter to collector. Wala. Ayan o. Ayan, wala, 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 wala. Ibig sabihin, good ito dahil gumagana yung baliktaran. Ayan, o. Oh. Ayan. Okay? So, may isa tayong sira. Kaya, pause muna. Napakahaba nitong video. Kasi nga, yung pagtuturo, hindi, yun matatapos sa isang oras lang, sa isang minuto, sa 12 minuto. Taon yun, yung pagtuturo. Yung mga seminar training, madali lang yan. Pero, yung pagtuturo talaga ng buo, inabot yun ng taon. Pasensya na. At, meron akong nasabi. Sorry. One eternity later. Okay, mga palalabs. Dahil nga, wala akong stock ng resistor na sira. Saka, kasi SIMD, hanapan ko ng resistor pa ito.
Tsaka yung output ko, hanapin ko pa. Nakakalimutan ko na yata kung saan ko nilagay nung lumipat ako dito sa aking shop. So, puputulin ko na lang muna ang video na ito. Gawin ko na lang itong part 1. At gagawa na lang ako ng part 2 pag naayos ko na ito. Pero bago puputulin ang video na ito, sigurado ako na kahit naka-smile kayo dyan, pero yung mga walang lighter fluid dyan, sinisigurado ko na bibili yan ng lighter fluid at susubukin na kung tama yung sinabi ko at ang pinakita ko. Okay, sana makatulong yon sa ating lahat, sa inyong lahat na hindi pa gumagamit noon. Dahil sa dinami-dami ng mga uploaders na aking napapanood, merong nagsasabi, malabo kasi hindi makita yung numero. So yun yung aking technique na marami dito ang humanga din. Kang mga kapwa ko technician dito malapit sa amin at saka yung mga OJT ko dati na miss daw sila dahil may ganun pala. Okay, so magsa shout out na lang ako sa part ko na video. Magandang hapon at maraming salamat. I hope ma-enjoy kayo sa video ito at makatulong ito sa karamihan sa atin. Hindi lang sa mga magagaling na technician, kundi sa mga bagong mga technician. Matagal ko na itong pinangarap na gusto ko maibahagi ang aking kaunting kaalaman. See you on part 2. Bye-bye. Good afternoon.